Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga. Ang tama ba kayo para sa ating bagong aralin ngayon? Yes, ma'am! Okay. Ang ating aralin sa araw na ito ay isang kwento. Isang kwento na ating kapapulutan ng inintoang aral. Ano ang gagawin? Tumahimik. Manood at matuto. Okay. So, bago natin umpisahan ang ating talakayan, atin munang alamin ang mga salita na nandoon sa kwento. Ano ba yung mga salita na nandoon sa kwento na maaari nating hindi alam ang ibig sabihin? Paul Arthur, basahin mo nga ang unang salita na maaaring makikita natin doon sa ating kwento. Encanta. Tumayo ka, Paul Arthur. Encantada. Oh, encantada. Narinig niyo na ba ang salitang encantada? Yes, ma'am! Ang salitang encantada ay basahin natin. Diyos. Meron siyang kakaibang kapangyarihan. Siya ay nangangalaga ng mga puno, isang lugar. Siya yung tagapag-alaga. Oh, ang susunod na salita ay, basahin mo nga, Averin. Disyerto. Disyerto. Nakikita niyo ba kung ano yung nasa larawan? Meron ba kayong ideya kung ano ang disyerto? Desert. Ha? Desert. So, basahin natin ang ibig sabihin ng disyerto. Basahin nga. Ng disyerto na walang tubig, walang puno. Ano kayo pakiramdam mo kapag nandun ka sa disyerto? Ma'am! Ah, ano anak ko? Ano? Mainit, ma'am. Mainit? Oh, very good. Ano pa, anak? Mauuhaw. Mauuhaw ka doon sa disyerto. Kasi walang tubig. Ang susunod na salita, masahit nga, mga anak. Haragan. Oh, haragan. Ang salitang haragan daw ay ito ay tawag sa mga batang sa basahin nga. Gumagawa ng masama. Nakikita niyo ba yung mga larawan? Anong ginagawa niyang nasa unang larawan? Puno ng puno. Oh, nais niyo bang magputo ng punong kahoy? Hindi. Maganda ba yun o hindi? Hindi. Larawan ng isang bata? Masama! Anong ginagawa ng bata ang nasa larawan? Nagpapala! Siya ay anong ginagawa niya, Daniel? Anak? Nagkakalat! Siya ay nagkakalat. Anong kinakalat niya? Saan niya ang mga kakain? Basura! Nagkakalat ng mga basura. Magandang gawain ba yun? Hindi! Okay. Ang susunod na larawan, ano yun? Nagbulis. Ano yun? Anong ginagawa niya, Mildred? Anong ginagawa niyang nasa tatang yung... Siya ay nagsasayang ng... Tubig! Oh, yung tubig sa faucet, hindi naman nila ginagamit, inaaksay nila. Diba? Hindi nila ginagamit, tinatapon nila yung tubig. Tama ba yun o mali? Mali! Mali yung ginawa na bata. O tayo sa ating kwento. Ang ating kwento ay pinamagatang si Emma ang Kantada at ang Tatlong Haragan. Ito ay
R. Jordan P. Santos. Okay, ito si Emang Encantada. Siya ay may pambihirang galing. Maganda ang kanyang bakuran. Maraming prutas at gulay. Malinis ang hangin at tubig. Ito naman ang tatlong haragan. Sipat Kalat ay hari ng basura. Kalat dito, tapon doon, ito ang ugali niya. Si Polputol ay kaaway ng mga halaman. Putol dito, bulot doon, ito ang libangan niya. Si Paswaldas ay reyna ng aksaya. Aksaya sa tubig, waldas sa kuryente, ito ang gawain niya. Anong tawag sa tatlong mga batang ito? Haraga! Wala ay mga haraga. Nice, di bang maging haragan mga anak? Dito! Okay, pagpatuloy natin ang ating kwento. Mga salbahe, wala na kayong ginawang mabuti. Galit na galit ang mga tao sa tatlong haragan. At hinabol ang tatlong haragan. Sa tingin ninyo, mahahabol kaya yung tatlong haragan? Dito! Nakarating ang tatlong haragan sa magandang bakuran ni Emang Encantada. Ang sarap sirain, sabi ni Paul. Sige, silain natin, sabi ni Pat. Sige, silain natin ng todo, sabi ni Paz. Tumating si Emang Encantada. Binawalan niya ang tatlong haragan, ngunit tumawa lamang sila ng tumawa. Habang sinisira nila yung napakagandang bakulan ni Emang Encantada. Nagalit si Emang Encantada. Dapat kayong bigyan ng leksyon. Sabi ni Emang Encantada. May dumating na napakalakas na hangin. Umikot ang malakas na hangin sa tatlong haragan at nahilo ang tatlong haragan. Yan! Napunta si Paul sa isang lugar na puro buhangin. Walang halaman sa paligid at mainit ang sikat ng araw. Ang lugar ay parang isang disyerto. Naghanap ng puno si Paul para sumilong. Walang puno sa paligid. Ganito pala pag walang halaman, sabi ni Paul. Nauhaw si Paul at naghanap ng tubig. Walang tubig sa paligid. Ganito pala pag walang puno at tubig, sabi ni Paul. Gusto ko ng puno, gusto ko ng tubig. Maawa na kayo, sabi ni Paul. Ingat si Paul. Napunta naman si Pat sa tambakan ng basura. Mabaho at madumi sa tambakan ng mga basura. Maraming langaw, ipis at daga. Malalaki ang langaw, ipis at daga. Hinabol si Pat ng maraming langaw, ipis at daga. Takot na takot si Pat. Ganito pala pag masyadong marumi, sabi ni Pat. Ayokong kainin ng daga. Ayokong magkasakit. Iligtas ninyo ako, sabi ni Pat. Napunta naman si Paz sa isang madilim na syudad. Puro usok sa syudad, payat na payat ang mga tao. Naghanap ng ilaw si Paz, walang kuryente. Naghanap ng gripo si Paz, walang tubig. Na, mamamatay ako sa usok at dilim. Mamamatay ako pag walang ilaw at tubig. Paawa na kayo, sabi ni Paz. Hindi na po ako magkakalat, sabi ni Pat. Hindi na po ako maninira, sabi ni Paul. Hindi na po ako mag-aaksaya, sabi ni Paz. Maawa na kayo, sabi ng tatlong haragan. Naawa si Emang Encantada. Kailangan ninyong matuto. Kailangan matuto kayong maglinis at magtanim. Kailangan matuto kayong magtipid, sabi ni Emang Encantada. Tumulong ang tatlong haragan kay Emang Encantada. Naglinis ng bakuran si Pat,
nagtanim ng halaman si Paul, nag-igib ng tubig si Paz. Tuwang-tuwa si Emang Encantada sapagkat nagbago ang tatlong haragan. Nagustuhan ba ninyo yung kwento? Yes, ma'am! Ay, magaling! Okay, balikan natin yung ating kwento. Ano ang pamagat ng ating kwento, mga anak? Si Emang Encantada! Ano yung pamagat ng ating kwento? Tumayo ka, anak. Si Emang Encantada. Very good! Magaling! Ang pamagat ng ating kwento ay si Emang Encantada at ang tatlong haragan. Sino-sino yung mga tauhan na nandun ni Trilal? Mahusay! Sabi niya, tama ba siya na ang mga tauhan sa kwento ay si Emang Encantada at ang tatlong haragan? Yes, ma'am! Okay. Bilang mga bata, tutularan niyo ba yung mga ginawa ng tatlong haragan sa kwento? Hindi! Bakit hindi ninyo tutularan yung tatlong haragan sa kwento? Bakit? Kasi masama yung mga ginagawa ng tatlong haragan. Si Paul, pinuputo niya yung mga puno. Si Pat, nagkakalat siya. Si Paz, nagsasayang siya. So, hindi magandang gawain ang mga ginawa ng tatlong haragan. Matutunan ninyo sa kwento. Ano ang natutunan sa... Oh, Amis ka, anong natutunan mo sa kwento, anak? Sa kwento, dito magsayang, dito okay, very good. Sabi ni Miss Kat, dapat huwag magkalat, huwag magsayang ng tubig, at huwag magkalat ng basura. O ngayon, maglabas kayo ng isang papel. Lagay nyo lang, one, sabi nyo, ang natutunan ko sa kwento ay, ganun, ang susulat ninyo. Opo, ang natutunan ko sa kwento ay, maging matipid sa paggamit ng tubig at kuryente, pag-alaga sa kapaligiran, sa pamamagitan ng hindi pagkakalat ng basura. Okay. Ulitin natin basahin yung mga salita na na-encounter natin doon sa kwento kanina. Ang salitang? Encantada! Ano ang pangalan ng Encantada sa kwento? Si? Emang! Siya ay may pero siyang pamihirang galing. Susunod na salita ay? Disyerto! Ano yung napunta sa disyerto? Si?